I wish my nephew, gumangon ko muna si Karlo, Bendigo Nograles, a happy birthday. Karlo, salamat ha, sa imong tabang kanako niyaning mga panahona. May this celebration be marked with more blessings and joy. I am grateful to you for inviting me here today. It gladdens my heart to know that you consider me an important part of your personal and political life. Carlos' strong public advocacy go beyond the interests of the people of Davao City. His proactive legislative work in promoting the welfare of the youth and the workers is making significant impact in the entire country. With the work you have done for us, you have my admiration and respect. I know that you deserve all the happiness and love, especially from your supporters, friends, and family. I hope you stay by my side as we serve the country and work to make lasting and meaningful changes in the Philippines. Again, I wish you, Carlo, a happy birthday. Ang imong pamilya, sawa, may God continue, Marga, to bless you, both of you, with good health and success. Mahumanan ang sa pulis. Ang inato na bod, Congressman Aimee Marcos, Congressman Nograles, the father and the son, ako ang Holy Spirit. Kumpletohon ta na lang ang nalipay kog dako nga maka uban ako muntanan sa okasyon sa birthday sa tao. It only comes every year once. Unya may na lang na nga makapasalamat pug ka sa taong imong nagpag-utangan ng loob for what we are here. Kay ang iyang kagikan o kagugikan sa Danao. And actually, ako ra ang first mayor nga Bisaya during nisugakod sa politika. Then, ako ra po'y bisita o niya mo sa Malacanan. Kamuntanan, imbitado. Di lang ta magdungan kay gamayra man ang Malacanan. Tuo ba? Di man ginapalas, pagkatinuod lang. May lang pagkabarnes ang sawag ang... It does not resemble yun eh. Mas guwapo pa ang balay ni Mayor Mabilog Palacio. Druga man ah. Asa man siya kwarta? Ano ba yung negosyo? So I had NBI, a lifestyle check ni muna. Ako, for my part, simply kayong akong kampanya, even during the debates, nauuna ako matapos. Bakit? Simple lang ang plataforma. Sabi ko, hintuin ko ang korupsyon sa gobyerno. At sabi ko, hintuin ko ang druga kung kaya ng panahon, pati kaya ng katawan ko. And third is that I would improve the peace and order of the country so that the economy can expand. Ni prangka kudaan nga dili kay ko kamog economics, but I am a trial lawyer. Ug mangutana gyud mo kun sa akong expertise. I've been a trial fiscal for almost 8 years. Diha ug musukol mo nako, di ako makapanghambog nga may lamang ko. Pero kanang economics ginako, hatag ko na lang na, sa mga bright na akong mga pagkababata. Pareha ni Dominguez taga Davao. So ako siyang kikuha, kindergarten pa may anak, kutob sa college na lang, nadto na lang ng Columbia University. Mogi na among valedictorian. So now, tiguang namin doon, kapareho man akong edad, ako siya tabangi ko ninyo dari. Maayo gani, kay naapod si Carlo, napwesto po na mo diya sa critical nga finance committee. Ba't kami sa gobyerno ba? Akong ikasaad mo orani. Ging nang tamo, masabit ko basig piso o 1,000 lang. O kakanang akong anak si Paulo,
basta di lang basura, tinuod lang. Dili nang gikan kay Trillanes. Kay Trillanes niya ito, si eleksyon, gidawit naman mitanan. Basta na si Paolo, ako, may 200 million daw ko. O nagkaroon presidente na gugina na ako, I authorize anybody. Pasagnan ta mo bilang presidente, kalkalata na ninyong bangko, tanang rural bank sa Hulo, Kutob, Batanes. Makakita mo, ana, munaugos akong pwesto. Nako, basta na ay korupsyon, ikang Inday, kay Pulong, o kay Sebastian, masabit gani na sa korupsyon, manaog ko sa pwesto. Muna'y akong ikagarantiya ninyo. And until na, huwag mo na nga, giingon niya, nga muna, ingon ni Kuan. Kanang akong anak, son-in-law, bana ni Inday, may kina yung mga abogado, kanang mangita gyud kliyente nga dato harun usab mo pagpakinabuhi nga og pitsi-pitsi lang ang imo makliyente nga way kwarta pod de makakita ka gikuha na sa Mighty King kuha sila og abogado ang ilang opisina ang tag-iya pod anong opisina nila Bilyo Bebot Lucas ang akong balae og kanang yang anak ug ubang pang abogado. Pero kanang ila lawyering. Trabaho, pareho mag-doktor. O kinsalay mo abot ka na, o dato nga pasyente, ngay matyon, suerte ka. Kay imong buhion ko ito mga duha kabuan, parang si bayad. Ang uban yun, inaton pa ng dila para mo ginawa lang, maabot og tuig, ang madato ang putang ina niya ospital. Muna diha. Ngita sila gaan ang kliyente, may taking, nakipakasabot ko, ina ko siya, sige lang. Panginabuhi na eh. Basta lawyering, di mo yung ano. Noon niya, wala mga pulmo yung makuha niya. Na ay upat panghitabo nga dili ka pwedeng mo kyaw-kyaw. Basta yung unsang makorte, makongreso, matanan. Ang una, ana, pare o ang nagkumpisal. Di yun mo mapangutanan ng pare kung sa gisulti anong buang. Siya ba'y kapatay, siya ba'y nag-rape. Oh. Ang pare wala gana. Di ni mo mapangutanan. Bawal na. Ang ilang testimony, ilang istorya, dili na dawaton. Di yun sila pa istorya. Hon. Ang ikaduha, kaning doktor o kaning magtiayon. O kung sa'yo nahitabo sa inyong kaminyon, anang kaminyon na kay sekretong nahibawan, na imo da yung bana pa sa anang kabautista, I do not think that the wife will be allowed to testify. Bawal eh. For the husband to testify against the wife and the wife against the husband. Ikatulo, munang abogado. Hindi mo pangutan ng mga abogado pag-abot nga ito nga, nga nung gikuha ka, tungod ba sa kwarta na ko gibayad kay kliyente ni mo? Cannot do that. Ang ikaupat, limot mo yawa, pariho taboy. Puro may kakinino. It's a lawyer, client, priest, and doctor of marital. Ah, marital. Oh. Wala ba, imong ipatawag na, di, pang trabaho na, pang abogado. Nako, sige lang, imo mo na trabaho. Kikita ka ilang upper, 3 billion. Ano, na imo'y upper. Ilang i-upper sa gobyerno. Ay, kanis Dominguez kay inito nung ko ng buwang. Mistiso, pero sige lang. So he got about 40 billion. 45 something. Ang maabot niya sa gobyerno is about 25. So, kinahanglan ko na yung kwartaha kay I have to rebuild Marawi. Wala ko makig-away sa Maranao. Gani man ang akong lula, Maranao. Ang akong lulo, wala sila kibaw, kaduhana mga asawa kay namatay ang unang asawa. So, namatay sa dwayang asawa, kaya naminyo siya usab. Chinese ang akong lulo, Lam.
muna diha. So, di mo okay. Basta ko gigutom na. Huwag yung kumukaon kayo ba kuberde ang atuan eh. Kami sa gobyerno, nahibaw na mo, unsay pagdana ko sa Davao mo o yun na. Di ko gusto abusado. I do not want oppression. Nahibaw yun mo anak ng daog-daog. Labi na sa mga pobre. Dali na ko mainit. Kahit di po ko ganyan yung pobre yun po, nakaagi magtawag na itong lisod nga kinabuhi. Dili yun ingon nga walay makaon, pero pag-abot na mo sa Davao, 1954, na-demolish pamilya sa Asinto, likod anang Ateneo. Padre Gomez man ni Anto, nilusot na anang ruhas. Gumawang batan on, ano mo kibaw, anak. So, naanad ko kanang, gusto ko kamugaway, pero namintay lang na akong anak akong kinaboy. Okay na ko. Wa mo kong maghandom o kanang mga palasyo. Taka ng mga lahat, di gani ikapugong. Ano na lang para hinog. Wag balay pa imo ang gipilit ang kwarta. Gihimong, no, how do you call it? Wallpaper? Tag 500. Pagkalaw ay sayawa. Oh, tinuod lang. Luod yung mga kaning unsa ba ni kapubriho na dato. Basta ka ng siyabo. Musod ka diya, mga duha ka buwan, bilyonaryo ka. Basta marunong ka, labinag naghawa ka o usak ka, barangay. Kisa ba barangay rin, Captain Dari? Talomo po ne? Katong sa leader na to, number one di ay. Ayaw yung mga... Basig barangay captain mo na ulit. Ayaw yung mga pagkasayop, ana. Makita alam mo, Glenn, mag-smuggling mo mga truck, ana, yung pakialam, ana. Mga makina, ana. Mga jar, okay. Dili matumbang gobyerno, ana. Pero kanin droga, basig asa sulod. Kanagong international waters fronting direba sa eastward. Philippines, ang imong right is the east. Ang imong left is the west. Ug niya kang ari, mugyapon ang east dere. Ang Pilipinas dere, ginahagbungan o kanang mga container. Panlabay na, nabutang ang GPS, kanang mutig, pitik ag asa siya. Muna karon na napoy daghang na kuha ang PDEA. Ang laboratorio sa Maranao, anak. Mga Maranao, anak, gano'n. Pero ako masuko sa ila. Nasuko ko sa mga kadtong maute o ubang Maranao nga gipasulod nila ang ISIS. Ang ISIS, why naibawaan ang putang ina na kung dili mo patay o muguba? Tanawan ang Middle East, Syria, wala bungkag na. Unya, ang bago karon is urban fighting. Ang ato mga sundalo na anad na ang ato sa bukid, pahit na nga ito, wala maanad o kanang building for building nakapuisto na ang kalaban. Nga karon itong anan, tamos tinood, nga nung nalangan na tungod sa akong pagdili sa militar o polis, nga lusubon. Sige kung huna-huna, hantod karog unsaon. Ang mga militar, mga kanos amang ka mo decide. Kaya ang estimate yun na mo is 300 kabuok. Oras magkamali mo sa gulgulon yun na, it would be a bloodbath na who will answer for the butang ni mo 40 kaulo. Ang kadaghanan, anak, Kristiyanos, mga pod. So na ako'y moral quandary. Gusto sa military, pulpugo na lang yun. Pabagsak ko na lang ba? Dapil ng tao, patay. Ako, ayaw. Ingon sila nga, lusubo naman mo ko ayaw. Di ko ito, litari, on sa mga, kung panguli na lang mo, pagbili na lang, pipila ka tao, total, at nga naman ninyo kung gawas. So na, is still made. Di ko maka lisod eh. Lisod. Naku, pangita mo paagi. O niya sila, howd po, sniper. Gikan ni sa mga Middle East.
Nguning mga Indonesians o kung ano ako, dili ko gustog away sa Moro. Akong lula, Moro. Ang mga anak ni Paolo, Moro na. Tanan. Ako, nagbalhin na po og tungod ng away na mo sa mga ako ibag-ong reliyon nga gisudlan. Kawa, invited tanan nga mo join. Iglesia ni Duterte. Dili man po tanan pare, pero mag-iawa ni mga bisyap. Di ba magkasinabot anang patay? Bawanin nyo. Og dili ko, if I do not act decisively during my term, minus 1 year na, still about 5 something, I would have compromised. Ibutang na ko sa delikadong posisyon ang atong mga anak, ang inyong apo. Lisod na. Kay Andrew Kapasig, asa lang sulod eh. Karon, bukingaw gani kong bawal, bawal yun na. Mayingon sila nga kanang mga pobre. Ay, ang mga pobre may mag-distribute alang-alang ng mga drug lord na dato naman na. Mariyang mabilog. O dito ka sa Japan, sibat nga to, pahayahay. O tanawa, kinsa may, kikinsa may nagsantos. Ang taong Pilipino, mga anak na to, di ni kasabot ni human rights. Ang ako na war, gira ang ako. Wala ko mag-ingog police operation. I'm declaring war, pareha tong mayor ko, niingon ko, gubon gani ni mong Davao, patyon tayo ka. Og imo ganing ilulong sa droga among mga anak, patyon tagyo ka. Muna, pagka-presidente na ako, do not fuck with my country because I will really kill you. Di nila madawat na kaning mga puti mga Europeans. Teka na daw akong sinultihan. What's wrong with my statement? Is there a crime to say that if you destroy my country, I'll kill you? Where is the wrong there? Grammar? Umingin ko nga patyon tagang kill you if you destroy the youth of the land. What crime? Well, there has to be a crime. Ugwa lang sila gusto mong istoryahan kay ilang yung mga liberal mga porsigig papublish kay kanang ilang mga financier. Pero ako, kibaw naman mo, taga-Davao. Muingon nga ni kong buhaton ka na, buhaton ko yun na. So, ayaw pasangin li ang kalibutan nga ikaw ang nakalagputa, imong tatay, hold upper. Do not use nga, your, nahibaw ka pobre. Og ni-survive mong pila katuig sa kapobrehon, nga nung musulod mo mo anang makadaot sa isig katao ninyo. Parot pa. You know, ang pamilya, basta usa diha anak o asawa ba na masuhod sa droga, the family becomes, wala na, bungkag, unya, dislocated, tanan, whatever. Ang sakit diha, it causes social dysfunction. Labi na yun katong na sa abroad. Magsige sila trabaho, ang usa na sa Qatar, ang usa na sa Kuwait, malayo pa sa mga anak. Uras mo gawas gani ang nanay o tatay sa pamilya, it causes dysfunctional family. No, wala gyud basta wa na ang inahan o wala na wala ang duha, ibilin sa mga lula ang mga bata. Muni igon nila. Ibaw sila may kwartang kada buwan umabot eh. Kaya sila utang inasigig pang suroy. Yan ang hindi naintindihan ng human rights. I am fighting for my nation. My duty is to protect the people and defend the Republic of the Philippines. Para sa ako, bugat kaayo na.
Para sa ako, sa akong pagka-mayorship, nakita na ako ang mga taong naguba ang kinabuhi. Pagka mapatay ni mo, mangita ka pa o paagig, who will take care of your children ang gagmay pa? Kay kaning umuusa ka anak, buang na. Daghan ko na, ako yung classmate na buang. Surot sa drugay. Muna diya, who will answer for all of these things? Ang mga human rights. Kaya ako, masama talaga ang bunganga ko. Gituyo ko na. Para makugang sila ba? So that they will see the other side. Labi na kaneng kusog manaway, lami pansakan o. Mayingon sila sa Amerika daw, Canada, progressive countries, mag-set up ka daw o mga clinics around the city. Unya, bahugan na lang daw ni mo o droga. Suplayan ni mo, magdi ni mo patyon, imo na lang tagaan, mato sila kadaadlaw, kuha sila sa ilang kota, si Iksimhot. Ugmo na ang kalakya, katunga sa atong batanon, wala na. Ang muna akong gingon, do not fuck with my country. O gusto ka, gawain mo yan sa, ano, but do not ever do that. Imo kong kasabaan, imo kong hadukon, sa tanang mga dilaw, ay putang ina, gago po lang kayo. Magkaiba ang isip natin. Ayaw ko pareha sa uban nga, sige lang badlong way gibuhat. Ako badlong ang takakausara. Undangin na, udilip, putang ina kahiritan taka. Tapos. Tanawan ng lugar, ha? Tingnan mo. Tingnan mo, boy. Usamis. Walay tarong ang eleksyon, diya. Naimudagan kontra ni Parahinog, patay. Yung mga pulis na hindi sumunod sa kanya, pinapatay ng gago. Tanawa ka nung pagkubkub nila diya sa ilang ginalabayan. Di ta atong pulis nga nawala, napay upat. Kaya ako galit sa kanya talaga. Putang ina ka, muupo ni si Espinosa. Duha ka pulis, iyang gibaril diya sa daan yun mismo, kaya di mo sunod sa iya. Pagka ganun, ang tao, walang mapuntahan. Eleksyon, terorismo ni mo. Ang iyang style, ang tanang barangay captains, iyang gisugo nga mag-recruit og tanod. Tapos binigyan na ng baril, isa-isa yan. Kita ka doon sa TV, anak ka na taas tong lamesa, o puro baril, murag naka-inventaryo kag NPA po. Tignan mo ang control niya. Basta musukol ka, hilom, basta pari nga to hilom. Hindi, walay eleksyon nga tarong. Narco-politics na eh. Gigamit na niya ang poder niya, ang pwersa sa pulis para sa iyang negosyo. It had become a private army and he was lording it over for the decades. Walang eleksyon. Pag ganon, hindi ako papayag na. No? Kaya ako, kaluoy sa Diyos, ang amo ni Boy, istorya mala na ang wala. Pinulitik ka man. Pero nakita ba mo na ako nga ni patay? Pero mapatay kong tao na ako, basta musod o droga. Wala, hindi ka ganyan kalusod sa ayaw lagi. Huwag. Pagpatabang ka na lang sa akong negosyo nga tarong, buhatag pa ako na napakoy kwarta. Musulod mo ng droga, tapos yun mo. Para bang nipirma ka sa imong kamatayan diha. Ngayon nga suko sila hadlokon. Mas maayo na lang hadlokon ni mo kay imong patyong. Wala kay that he is terrorizing his people. Kano sa ama ko nagterorismo ninyo? Na mayor ko nga rin. Na ama ko yung abusong gibuhat rin. I've always stuck to what is the fundamental truth of life. Naibuta nga sayop-sayop yun na. Pero pagdating yan sa ano, nagkamali sila, sila kibaw nga, badlungon ta ka gani, bantay ka kay di naman ang sundon, hiritan ta yun ka. Nabaghuan na sila tanan eh. Ngayon nga na sa Manila, oh.
Pagka-presidente na ako, 9 general sa police ang mga tarantado. Ang mga ninja hunter garon. Muna na yung mga hold up, pero muna na yung kidnap. So ipatungan ako sila po. Kato si Ardot ng Iksoo ni Parahinog. To, ibutang ako 3 million. Kung ibutang lang ako ni Ardot niya, di na kumutahan na 15 yung nagpatay. Bayad ko. Wala na ito ang istorya. Kay gubo nila ang akong ang end game diha. At the end of the day, you will destroy my country, which is not acceptable to me. Kusig ani lang ko, but nobody can question my love for my country. Wala gyud ma question ana. Kay ingnata ka magpakamatay ko, magpapriso ko. Pero di ko mo sugot. Corruption, ayaw ko rin. Ngunit ako, may garantiya ako sa inyo, sa lahat ng Pilipino. Na ang garantiya ko na walang corruption. Pati ako, walang corruption dapat. Kung may maamoy lang mong kayo, basig 100 pesos lang niya, or it could be millions, then you just go and tell the truth. Tell the Filipino people, I am just a worker of government. Hindi ako opisyal. Trabahante ako ng gobyerno. I do not consider myself an official. Sa Manila, I did away with that plate number sa cabinet member 6-man. No, nobody will use that number. Walay, ayaw ko yan ang ganun. Di ko ganahan, mahilasan ko. Simple lang tayo. Matumos malakan yan, tinood. Ang pagkaon dito is, huwag ko magpakatawa. Basikin sa, ambasador ka. Basta imbitahon ta ka, isang ulam, isang sabaw niya, kanon. Oh, walay steak dito. Maayon yun, ato mo na oh. Munggos. Labi mo munggos. For the longest time, wala na sila kalutong steak. Ako. Take it out from the inventory. I do not realistic. Wala po expensive wines. Kanang guan? Tanduay na gusto mo. Tostos, tanduay. Oh, mo man ay amo. Mo man ay Pilipino. Ano mo serve man kong Scots? Nga dili man ito British. Di mo po ta Scots. Tanduay. Dili ka, Hinebra, San Miguel. Tinawad bitaw. Walay, ayaw ko ng buhay na. Kita ka, nga, balay na ako. Karoon magpabuhat ko, pwede man. At medyo magkautang ng konti, pero naanak ko yung gamay ang savings. Pero ang akong gikuanan, kaya ni ka tiguang na ako, pareho ninyo, we're all workers. Middle class mo lang ta, lower upper. Sino mang inaasahan natin pagka namatay tayo? Who will feed us with the lugaw sa ating bunganga? Kisa may muhungit ni mo, kisa may mo inong pagtubig, anak murag bata. Sino, kinsa may magpahid sa tae sa nako pag-abot na sa panahon. Muna mas maayo pa gusto ko mga assassinate na. Di ko gusto matiguang because I do not want to be a burden to my family. Pero ang inasahan natin, kaya sila inday. Mga na sila nga. Pero abot ka mag 70, 80, anak. 90, so what's the use? Ako di ko gusto matiguang. Pagkaya nga, ang mga anak natin, sila yun. Sila yung magbili ng medisina mo, antibiotics mo, diarrhea ka, o diabetes, hypertension. Sila yung magbibigay sa iyo ng medisina. At kung wala kay reserba, kanilang gasto yung mga anak na to, iprinda pa ang ilang mga napalit ng yuta para sa iyo. Hurot ang kwarta ka na sa hospital. Hospital ka, ino, doktor, mamatay na ito, lukad lang. Ayaw, dok, libre na lang. Bahala nagpilay mga gasto, basta. O, sige. Walang good na, eh. Ay, masusuko na mga doktor. Binuang mula na. Just a joke. Para lang to lighten the moment. But you know, you get to stay in the hospital. Akong mama, stay about
mga month and a half. Namatay alas 3 sa kadlaon, alas 11 ako nang gisugba. Cremation ba? Sugba may tawagan. Binisaya magugo. Kaya ang Bisaya kasi it's a little bit pag parang Tagalog, mas maraming words kami na malalim. Ang dialect na Tagalog pati ang Bisaya, may daghag mga ang sugba. Katawaan na naman na, pero sugba actually is i-cremate ka. Muta na sila, ay man akong mama, kambot! Wow. Tuwa naman sa binteryo, itupad na ako sa akong papa. Muna nga, akong ipalubong ang iyang papa. I mean, nga naman, ang balaod nag-ingon for presidents and soldiers. On both counts, si Marcos, na presidente yun, naabtan pa natong tanan, and he was a soldier. May ingon ka glossy soldier siya. I don't know, but he was a soldier. Mura man na, nga no kaning dagan pa mag-demonstration. Sumusunod lang ta ng batas, ang uban hantod karon, wala na si presidente by this time, dust na yan siya. But you have to give the honor where honor is due. Pero ako, sabi ko dito lang ako sa tabi. Sunogin lang rin ako. Tabi mo lang ako dyan sa tatay ko pati nanay ko. Ngayon, yung aking kay presidente man ako, gwapo man na diya, limpyo, iparapol na ako. Pero mamatay ka dito ka. At least katupad ni mo mga presidente. Ako dito lang ako sa nanay ko pati tatay ko. Doon ako galing eh. Doon ako sa kanila. Anong tumako si... Kanya-kanya yan eh. So muna akong... Marami nga si Paolo. Kang months wala kang makuha dyan. Lawyering yan. Pareho na hospital. Ang mga abogado pareho hospital. Trabaho, mga doktor, magkatrabaho lang. Kasi mo abot diha. Makabayad man o dili. Hindi mo ginagawa to. Hindi po gini mo pangutana. Not even a single question about the lawyer-client relationship. Pero kung nasa Paolo, yung na ginako, dugay na. Ito po man ng eleksyon. Kung ilang, Paolo, ilan naman ang gisugdan. O ano yan yung nahitabo kang Paolo? Paolo, nagtanan at the age of 18. Ang iyang gitaban si Lovely Sangkula. So, nawala yan si Paolo. Ang negosyo ng mga Sangkula is yung mga jars. Ano ba mga jars? Oh, yan. Mga, basta ka na mga imported. Either, I don't know, paloso din eh. But he had to work because naaman siya at itong pamilya, trabaho. Kaya yan si Paolo sanay sa pantalan. Kaya nakikita talaga nila noon pa, hindi pa ako presidente, pantalan na yan. Kaya yun ang negosyo ng in-laws niya. Ngayon naghiwalay sila. Separated sila about 10 years ago. Yan. Kaya ang nalaman ni Paolo na negosyo sa pantalan. Wala naman na makatapos. At the age of 18, nag-elope. Kaya ang sama talaga ng loob. And Lovely was 24. Tiguang ka ayaw ba? Wala man pag mas tiguang sa ayaw. Ako mag-ingong tiguang. Kaya para ang history ba? Kaya nagagawas ng panganak ko. Ako mag-corruption, Sos Mario Josef. Di na ako magasto ang kwarta. Pareha may ni Boy. Totoo. Bigyan mo kami sa parking ka ng dalawang truck dyan, Porover. Talik na muna. Totoo yan. Literally. Una-una, bastos. Isang truck na pera ibigay sa'yo. Para unahin mo, kainin mo. May mga pong doktor nga taas na ang kolesterol na po din mo. Sige po, tambok. Kudili, karne, dahil ng karniha akong nganong taas mag-ihapon.
mong karuning baboy akong kuwan. Karoon ako na ba may cholesterol po di ay ng bragaba. Wala, bigyan ka lang uli. Salamat, Karlo. Imbitasyon, boy. Wala tayo. Ang iyang asawa ni boy o ako mag-agaw. Kaya hindi talaga kami magdatingan dyan at magpatayan. Ano kami? Connected kami sa mga pagkumang ko na kone. Ang angag si Buray akong ihagbong da sa what? Agpapa? So muna ang istorya nga. Gwapong Pilipinas pa naalantay gamay ang problema sa Marawi. Pero ang atong problema yun, constant na ha, droga. Pagbantay ninyo pag-abot og ISIS, madugo yan. Madugo yan. I hope they would think twice. Kasi ako, tapatan ko talaga sila. Kung ano yung what you dish out here, I will do it to you. Rigi ko magpa-alkansi. Kaya pagpunta ko ng Marawi, ingon si press, anong sadya mo dito, Mr. President? I said, pumunta ako dito para magpakamatay rin. Eh sila, naingon man sila, mato sila sa Marawi, kaya magpakamatay. Eh duha na ta. Nga nung magpa-alkansi man ko. Hindi, sige. Yan ang gusto mo. Yan ang mangyari. Pero sa magsikog bisita nga to kay Maluoy ko sundalo. Bone weary. They are really bone weary. Kapoy ng dumang kagtulog kabuhan fights. Na yung nakaalam doon na una talaga naglosob, hindi na yun pinalabas. Nakibaw na sila, asa pa doon, asa sila lakaw eh. You change horses midway, patay. Mas lalo ang patong, marami na akong patay. Kaya ako sensitive dyan sa patay na every day, tandaan niya, every day, hear me out. I lose about 2 to 3 soldiers and policemen sa drug-connected violence. And that is why, if you just make it an ibaliwala mo yung mga buhay ng mga sundalo o pati polis, magagalit talaga ako. Pero galit ako dyan sa mga tambaluslos ng mga pulis dyan. Pero hindi naman lahat ganun eh. Mas daghan ang maayo yun. They will have their day. Basta di lang kung mamatay 5 years, mawala rin yan. Umuminos talaga. Ganito yan eh. Paugatay ba? Bisaya. Sino sa atin ang matitira? Ang translation niyan sa Tagalog is matira ang matibay. Sa Bisaya, paugat. Paugat yun ba? Sino lang ang matumba dito? Either ako o sila. Paugat. I don't know if another president would ever be able to wage a war. Ako, that's my drift. Wala ako yung problema basta sa trabaho. What I can promise you is there will be no corruption at all. Ang mga lisensya ninyo sa driver ngayon is 5 years and I'll make it 10 years. Visa mo po. Muna ikaw, matagaan ka o lisensya 65, 75, mas mudaghan ang cross diha sa dalan. Para sa Amerika, pa-drive man na nila mga senior citizens. Di naman makita o puwa o color blind. Di naman makita na o puwa o green. Baski nga huwag puwa na diretso-diretso. Oh, ligsan tanan. Muna, diha. So, but that's 10 years. So, in a way, I was... Wala akong object, but si Tugadi, ako siyang ginginan. Is it a good policy, actually? Kay may uban man God, far and between the years of your productive life, baka magkasakit ka. You may have, you go blind, diabetic ka, glaucoma,
or you have a ano itong isa. Tapos yung mata mo old anong 10 years good for 10 years lisod na. May misgivings lang ako. Yan ang misgivings ko kasi issue yan 10 years after mag-renew. Pareho sa visa. Think gusto ni Cayetano 5 years. Ang problema ko dyan, kasi yan nga, in between those years, din natin na marami kaming mga batas na pero yung universal libre education. Totoo talaga. You can trust us na we will implement it this year. So second semester. Libre na. Ang wala na yung kinabayan. Kanang inyong mga allowances kamong taga outside of Davao na yung tuition ninyo, wala naman, libre naman. Pwede namang mag-rent dere sa Mergrande o cottage. Oh. Kaya mo, valedictorian yung mga anak. Ako ha, kamamang, you parents, you guys, you eternally have qualms about K-12. Sabihin ko sa inyo, ako original K-12 na. Dumaan ako ng K-12. Halos. Oh, tuloy na. Wala boy. No, sila si boy na una naman sila. One boy, but top notch na second place na sa bar. Humana sila. Ako kasi gigiskwila. 7 years man ko sa high school. Idugag niyo mo ang ABO. 12 years gapon. Sobra pa. Uy, yung mga 12 years. K-12. Ako ni Ato, dere, enroll, umas, Digos, enroll na board. 7 years. Muna ako magsabi yung, it's good. Baka nga, nga no? Basig ni 75 ko lang. Ako ha, wala ko mga, hanggang 75 lang talaga ako. I mean, I have no special qualifications para kay Boy, Bartap Natcher, Dominguez, Columbia School of Economics, Tugade. Yan ang valediktorya namin sa San Beda. Si, lahat yan sila, Yasay, cum laude sa College of Law. Ako, 75, 78. Pero, utay na, matingala ka yun. It's really a riddle. Poor, si Pern niya, emeritus niya ng UP sa College of Economics. Pero magtanaw ko sa ilang mga qualification, puro cum laude, magna cum laude, pero trabahante lang ako, tanan mo, puta. K-12, 75. Kaya, magtiis ka lang ng konti. Ganyan lang ang buhay. You know, patience and perseverance. And just be contented where you are at the moment. Dandahan lang. Ako dandahan. Ngayon, presidente ako, magtanaw ko sa Pasig River. Gawas ko. Narama na. Ngunin wala ka dyan, aning bank house. Di ka mo to, ang kanto mo. Ang kwarto ko, wala binuang. Naman yung mga puro Bisaya man ang akong security. Ang group mo ni commander sa commandant sa PSG. Likod anang wala kanya daka ng sundalo da 1000 ang ilang kabuok. Na golf course. Na balay. But really it's a function room actually. Naalay gamay nga gikat gihimong kwarto duha. Ang akong kwarto, ang ginagamit kong kwarto ana. Kani-kani. Dikad niya. Yan lang kalaki yung kwarto ko. Totoo. At ito mo. Awin yung Malacanang kanang labis ng Murag Palacio. Dito, sa Picas. Kwarto, pero deadly kayo ng Malacanang. Ang mga multo, di nagahuwat o gabi eh. Harap-harapan, basig adlaw.
Magkikwento sana ako but it will invade her privacy. Alam niyo si ano yung psychic? Yung sabi niya psychic siya. Si Butos. Pagpasok niya, tinanong ni Bong, sabi niya, maraming tao dito. Yung kuha? Yung siya, oh, marami. Pagkataan na po na ni Bong, naaman si Bong, bakit? Nakikita mo? Psychic ka? So, sige, sabi ko, eh, saan sili ako magupo nitong putang ina nga? Kasi malingkuran pa na ako. Unyag bayot ng multo. Putang ina, may problema ka pa. Ngayon, babae ng multo nga. Uglaki, mura ka gijak ang napataas. Tang ina mong multo. Di multo, anak. Tang ina, sampaling kita multo ka. Araba ko, eh, ako, magpunta ko. Wala man akong drama. Iwan man siya. Eskwela yung anak ko. Usa lang man kumuha dito. Mamingon sila na imulto ako, gawat-huwat ko, putang ino. Wailaid, naginuto ang taka. Lambos na kaskatre, putang ino. Pag multo man ako, si multo-multo. Bilang ka niya. Ibito, sige naman tagbinuang ito rin. Nalipay ko na ko, salamat yun nga. I really am happy. Naamo. Basta kami ni Karlo, we are not officials of the government. We are workers of government. My job, to protect the people and defend the Republic of the Philippines, period. Kutubra ko niya. Yan. Worker lang ako, trabahante ninyo ako. Huwag ninyo akong ituring na ano. Kaya nga gusto ko makita akong malakayan para makita ninyo. It's a big deal. Trabaho lang niya, dagang atake. Natanang gusto ba? Natural man na. Gusto ba sila musaka kay sila na pod? Huwag sila kay ba ang sunod presidente si Karlo na? Nganong ihatag mo na ito nila, gago? Nila na sa ato. Di ba? Buutan pa. Kay hadlok mga marga po. Dungagi na daan mga pasi. Duhadaan kay padungo ko lang ito. Tinood. Pero wala na. Ayaw ko rin kasi. Tanda na. Mula gito, nga naman maingon siya. Nga naman ka mga sige, kuwan diya nga. Huwag ka manasun na mas gawas. Tingnan salamat pag may gabi ikita. Salamat kayo sa atong halangdong Pangulo, Mayor Rodi Duterte, atong palakpakan. Pasalamat tagdako, no, na Mayor, aning imong birthday gift, ang imong presensya. Nalipay kayo mi sa among pamilya. Apil ang tanan nato mga leader sa First District. Niya dinhi, nagsuporta kanimo itong miaging eleksyon. Salamat. Uga, karon Mayor, muhang yupod ko nimo kay dili man ko maka-out karong September 8 kay magdupin sa ko sa budget of the Office of the President sa Kongreso. So, muhang yun nalang ko nimo, Mayor, kung pwede. Dawata, unta ko nimo sa imong partido sa PDP-Laban. Ako, wa ko magbinuang, ha? But mahina ako sa ano, may defect ako sa mahina ako sa basta yung phonetics pati Bisaya dili ko kamo basa dili, may mental may mental case na pod kani kay mong Tagalog so ikaw na lang ikaw imo man ang panumpa mo ako. So si Karlo is accepted into the folds of the PDP and we are proud that one of the most powerful congressmen would be a member of this party. I hope that baka sakali mapakinabangan mo. As I have said,
the presidency is here already, so why give it to the others? So, can you raise your right hand and just read your oath of office? Ako si Karlo Nograles ng lungsod ng Davao na tinanggap bilang kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP-Laban, ay sumusumpa na itataguyod ko ang saligang batas ng partido na kung saan nakalahad ang aking paniniwala at paninindigan para sa kalayaan, pagkakaisa, katarungan, pagkapantay-pantay at pananagutang panlipunan, kasarinlan, mabisang pagkilos, pagkamakabayan at federalismo. Susundin ko ang mga alituntunin at patakarang ipatutupad ng mga kinaukulang pamunuan ng partido. Itataguyod ko at magkikiisa sa mga pagkilos ng partido. Ialay ko ang aking sarili sa masalimuot, ngunit kinakailangan tungkulin para sa ikaunlad ng bawat mamamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. Lahat ng ito ay aking tinatanggap ng kusang loob at walang pasubali kasi hanawa ako ng may kapal. Congratulations. Welcome. So, caveat lang ito. Very short. We have to reconfigure the Constitution and correspondingly the geographical land. Ako, sinasabi ko na sa inyo, hanggang 5 years lang ako, but if we cannot give to the Moro people ang ginahingi nila or at least maibigay lang man the basic needs, they will never find peace in Mindanao, tandaan ninyo. Magbumba dito, bumba doon, ganun yan eh. Masakit yan, magpag-away ka sa kapwa mo Pilipino. We're all Malay. It's just a matter that half of the Philippines was conquered by the Spaniards. But long before 1521, si Magellan naglanding dyan, by about 80 to 100 years, Islam, ang mga natibo dito, Mindanao, Maranao, na-convert na. Tayong sa Visayas, na-convert ng mga Espanyols o Kristiyanos. Yan lang kasi ang away natin. It's not an issue of religion. It never has been, and it is not now. But for the time being, ganun ang sinasabi ng ISIS. Yung they would like to see the world, a world na walang Kristiyanos. Mahirap yan. Mahirap yan at kalukuhan talaga. And kung ganun ang sundin ninyo, there will be war. That's why nakikipag-usap ako kay Murad sa MI pati kay hanggang ngayon kay Miss Valerie. Kasi sila, ayaw nila ng ISIS. Kasi walang ginawa kung hindi magpatay. Tingnan mo, Iraq, Iran, Iraq, Syria, Libya. Bungkag. And months of fighting kasi ang cover, dili lasang, siminto. So ako, federalism really promotes ang akin, ang inabol ko dyan, na makontento lang sila, ng kaunti. Kasi otherwise, gira, ayaw ko. Ayaw ko kay ako, lola ko, Moro, nga anak ko, Moro. Pero ako, hawa na pol ko diya sa tuli ko. Iglesia ni Duterte lang yun. Why collection mo, tanan? Kung saan ka, kung sa saan ni mo, pambabae, ah, sige, sige. Ikaw, kaliwa ni mo yung banang, o sige, dungaki pag-usa. Nga o namin.